Yan mga mama, good evening. Papaligo tayo ng ano, ng alaga nating aso. Tsaka mamaya after nito paliguan, may ni-research lang ako konti dahil merong nag-comment sa atin sa vlog natin. Yan. So, papakilala natin kung sino siya mamaya. Tsaka babasahin natin kung ano yung kinoment niya doon. Maraming salamat sa pag-comment sa ating vlog. So, ngayon, ako ay si Legend. Tsaka lang muna, Legend. Actually mga kamama, tapos na si Chap Chap. Tapos na si Chap Chap. Eh iniisip ko, sabi ko ba-vlog ko kayang naliligo itong mga to. Sige, para sa inyo mga kamama. Alam ko mga kamama, yung iba is natutuwa pag nakikita yung mga alaga natin. Tinaman gano kalaki si Legit. Baba ka dyan, stay. Sinabon ko na ito eh. Kinuha ko kasi yung cellphone. Eh mga kamama, kuskusin na natin. Si Chopper kasi parang 2 weeks ago pinaliguan ko na yan. Itong sila Legend, di ko pa napaliguan. Sabi ni Mrs., paliguan ko na dahil tumatabi sa kanya to eh. Mabaho na daw, mabaho. Tibla natin yung tubig. Tumakulay ko na. So, medyo natanggal na yung mga buhok. Hi! Hi Pants! Ulo lang nakalabas ni Baby Legend. Sinabon ka na ito kanina mama ko. Kumbaga babalawan ko na lang siya. Laka na ni Legend mga kamama ko. Yung katawan niya mga kamama, honestly sabi ko kay Denmark, parang standard na siya. Makapal. So, tingnan naman mga kamama, may ulo oh. Ulo pa lang ng alaga natin. Kisali. Yan eh. Mga kamama, maghapo kami dito sa bahay. Itong asong to ay hindi na umalis sa tabi ko. Kahit sana matulog, sana pumunta, nandoon. Alam mo yung mga style ng mga bata mga kamama na hindi matatahimik. O iiyak pag hindi nakita yung tatay. Ganto yan. Kahit sana magpunta, makita ko sa taas, makita ko sa kwarto, makita ko sa sopa, nandun ako sa sala, nandun lang yung katabi ko. Basta masaya na siya mga kamama, makita lang niya yung daddy niya. Yan o. Abangan na naman baby loves. Yan o mga kamama, laki ni Legend to. Abangan na lang, kiss mo ako, kiss. Ayan mga kamama, mabait yan o. Pakita ko sa inyo. Kahit idikit mo mga kamama, ang mukha mo dyan wala o. Ganyan ang mga American Bully mga kamama. Kala nyo nakakatakot, hindi. Yung iba nga pinapasok pa yung kamay sa bibig eh. Hindi naman nag-aano eh. At dito na, baba na. Sera naman mga kamama, kunin natin sera. Yun, sera naman. Yan, lagyan ko lang ng ano, moisturizer sa ilong. Yan. Tapos cologne. Para pagdating ng mami niya mabango. Yan. Yan na. Sera na. Eh mama ko, sera naman. Tagal ka sunutong di mga nakaligo. Sa buwan natin din naligo ito mga mama. Ito gamit kong shampoo sa kanila mga mama. Yan. Hindi na balaybo nito mga mama lalo pag naaarawan, sera. Si
Chopper, hindi ko na na-videohan. Kasi wala talaga ang balak i-video sila eh. Naisip ko na lang, ayun nga pala, may mga tao pa lang subscriber pala nag-aabang ng mga alaga natin eh. Gamitan natin ng suklay. Ipanggawin natin. Yung mga sumamang ano eh, balaybo ni Legend eh. Nakatulong na itong suklay natin mga mama. Yung mga sumasamang buhok. Pero nga hindi naman nagsished sera ngayon. Walang sincera ngayon. Oh, yeah. Nabaho na daw kasi sa akin na. Nabaho na. Saka si Chopper mama, lapad lang. Malapad pa kaya ngayon. Pero si Chopper, akala ko parang mahaba. Maisig din pala si Chopper. Kasi mas mahaba pa rin yung katawan ng nanay niya sa kanya. Eh si Chopper bumibilog mga ilang laki. Yan mga kakaka, nakaligo na yung mga alaga natin. Ay meron nga pala, sabi sa inyo, meron nga palang nag-comment sa atin nung last vlog. Ito si, ano siya, si at Nomi Mariano. Yan, maraming salamat po sa pagbibigay ng isang napakagandang tanong at the same time mag-comment po kayo sa ating vlog. So, ang tanong lang niya, hi Jerwin, pa-shout out naman ka mamaw. Silent viewer kami sa TV kasi kami nanonood. Watching from Alcobar. For 1 year na and soon papunta na kami dyan. Walang masyadong vlogger dyan sa Saskatoon aside kay Jeff and Grace. Vlog ka naman tungkol sa lugar dyan. Yung may description bawat area at mga bahay na for rent. San maganda? Salamat, sana mabibigyan pansin. Siyempre po mabibigyan nating pansin yan. At Nomi Mariano, siyempre po nagpapasalamat po tayo dahil napansin nyo po yung vlog ko. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Ayun, para po sa inyo, medyo nag-research tayo ng konti. Saan ba yung mga ano? Usually, kami po, nakatira kami sa may west side. So, ang mga rentahan po dito sa west side is, masasabi natin, medyo mura kaysa dun sa east, sa north, or sa south. Bakit po ba mura ang west side? Usually, ang rent namin dito is from 1,200 before a month, 1,000 na lang po. Pero buong bahay siya. So kaya ako po kinuha yung bahay na to dahil po may alaga tayong American Bully. So mas pinili ko po yung mapapagrentahan na okay yung aso. Usually tatlo aso natin ngayon. The same time, meron silang backyard na mapapaglaruan. Kaya ito po yung napili kong lugar. So bakit po ba mura? Siyempre, kaya medyo mura siya dito dahil marami dito yung Canadian na tinatawag, yung parang native po ba. Yung masasabi natin na medyo magugulo siya. Kumbaga yung lugar na to is, di naman siya totaling magulo. Kumbaga ba, ikukumpara mo siya sa from east, south, or north, mga medyo tahimik po ang lugar. Kumbaga hindi sila masyadong, may mga native man or Canadian na nandun, medyo mas mapayapa doon. Dito kasi parang nandito sila lahat. Kaya medyo mura po yung upa ng aming bahay. So ito, pinag-research ko na rin po kayo ng ano. Ayan. May mga papakita tayong mga picture mamaya ito. Ayan. Eh meron dito sa may McLaughlin Road, Saskatoon. McLaughlin dito malapit sa west side to, pero medyo ano siya. West side ba McLaughlin Road? O tama, parang ganun. Medyo malayo siya dito sa may lugar namin.
Ang ano niya is 5 bedrooms and 3.5 bath. Bath. So, ibig sabihin, tatlong banyo, tapos may parang powder room, tapos 5 kwarto. Tapos, ito yung ano niya dito is parang room for rent naman to. For room for rent naman siya. So, ano siya, no pets allowed, no smoking, no parties. Main floor bedroom, 650. Basement bedrooms, 500. So, parang lumalagay siya per ano siya, per tao. Parang 500 to 650 ang range po niya. So, kumpara niyo yung lugar na yun dito sa amin, sa amin hold buong bahay, pero 1,000 doon, room for rent lang. Meron din ditong, hapin natin po ha. May mga iba rin naman dito na, like, 1,200 din, same doon sa, ano namin, sa bahay namin. Dalawang bedroom siya, tsaka isang bath. Meron ding 1,675. So, medyo mataas-taas na yon. Pero syempre, kung kaya naman ng budget nyo, siguro magandang ano to, nakita ko mukhang bago yung bahay. Dalawang kwarto tsaka isang banyo. Meron din dito na 2,100. Tatlong banyo. Ay, tatlong kwarto, isang banyo. Meron ding 1,250. So, paiba-iba siya. Martinsville naman tong 1,250 na 2 bedrooms and 1 bath. Yung Martinsville is like around 25 to 30 minutes pag dinrive mo from Saskatoon. Or pwede rin 20 minutes. Kaya ako sinabi ngayon 25 to 30 minutes dahil winter. Pero pag summertime, kaya ng 20 minutes yan. Meron din tayo 800 dito na 1 bed and then 1 bath. Siguro usually, ang mga upa dito sa mga ito, feeling ko ano to yung mga... It's either, ang tag dito, basement suite to. Basement suite yung mga like around na medyo mapababa. Pero yung mga 1.7, parang ano to, kumbaga, buong bahay na to. Yung mga ganyan. Mga ganyan, nagre-range yung mga 1.7, 1.5, 1.4. Conforme sa lugar, pero bahay na yun, whole buong bahay na siguro yun. Pero pag yung mga kwarto or basement suite lang, nasa like, pag basement suite, mga dalawang kwarto yun, siguro mga nasa... 1,000 to 1,200. Pero pag yung makikiupa ka lang na ano, siguro nagre-range talaga siya ate ng mga 500 per head. Ito yung iba naman, feeling ko yung mga ano to, yung mga 700 na 1 bed, 1 bath, mga aron ano dito yan sa west side dyan. Yung mga naano ko ngayon. Ito katuloy nito, yung 2 bedrooms. Hindi ko na siya masyadong inano ng lahat, pati yung mga picture-picture. Yung mga price lang ng ano nila. Meron din ditong 400, 2 bedroom, 1 bath. Ano to, 400 to, feeling ko ano to, parang room for rent to. Nakikishare ka sa mga kasama mo. Etong iba is 1,300, same thing. And then, may 1,800 na 2 bedrooms. Yun. So, usual, ayun, explain ko na ato, siguro medyo naiintindihan nyo na po yung presyuhan ng mga bahay dito. Medyo hindi rin na tayo nakapag-ikot-ikot masyado kung nasa ng west side, nasa ng east side, nasa ng north. At ano na eh, medyo gabi na rin at the same time bukas kasi may pasok ako na nagkulang tayo sa oras para mag-iikot-ikot pa, pero kahit paano sana po nakatulong tong ginawa natin na to para sa inyo, pero pag sakali pong magkaroon talaga ng mahabang time, iikotan po natin ang Saskatoon at papakita ko sa inyo west, south, north, tsaka east side. Yan. So ganyan nagre-range ang mga bahay, siguro mababa na to, iisipin mo sa ibang lugar dito sa Canada. Medyo mura na ang upa ng bahay dito sa Saskatoon. So, from 500 for room for rent, tapos mga 800 to 1,200 like basement suite yon, and then 1,400 to 1,700 mga whole house na yon. Pero syempre, kaya nga tayo nandito sa Canada is para kahit paano makatipid tayo, paano dumiskarte ng panggastos natin araw-araw. Ano naman kung kukuha tayo ng masyadong mahal ay para ka na kumuha ng bahay nun. Ganun na rin kasi po yung presyo ng pag nag-mortgage ka dito, parang nasa one, ano na rin yun, parang kukumuha ka ng 1.7 na buong bahay para ka na nag-mortgage yung sarili mo nun. So, mas okay kung gusto niyo mas tahimik, mas ano, at kung dalawa lang kayo o tatlo lang kayo na darating po dito, mas maganda mag-basement suite muna po kayo. Marami naman po dito kung sakali pong dumating kayo dito, message nyo ulit ako, titingnan natin kung may mga tropa tayo na may kakilalang nagpapaupa, pwede po natin i-recommend ko po kayo para kahit pa paano po bago kayo dumating dito ay meron na rin kayong matutuluyan. Ayan.
Ang sa akin po ay tutulungan ko lang po kayo dahil pasasalamat ko po sa pagsubaybay niyo sa aking YouTube channel. Ayan. So, medyo nag-aano na rin. Kasi dati nung dumating kami dito parang 9 years ago, medyo mababa pa yung renta. May nakukuha pa ako dating ano eh. 350 pa nga eh. 350. Pero ano lang yung room. Room for rent lang yun. Kumbaga nakikishare ako ng banyo, ng banyo, ng kusina sa kanila. Lahat-lahat yun. So ngayon medyo nagtaas na ng konti. Pero kung titingnan mo pa rin, medyo mababa pa rin conforme dun sa mga ibang lugar. Na yung iba sa ibang lugar like, di ko parang mga Toronto or British Columbia, parang medyo mahal ang cost of living when it comes sa lalo sa mga upa ng bahay. Nakukwento rin ng mga tropa natin yan, like parang room for rent is 1,500, ganun ang kamahal. So syempre, pero iba naman din kasi yung lugar na yun. Sa lugar na to, mas busy yung lugar na yun, mas maganda ang lugar na yun. Dito sa amin parang probinsya ba. Pero sa akin, bilang ako, okay na po ako dito sa lugar na to. Tahimik, nandito naman na lahat eh. May mall, may mapapasyalan, kompleto lahat ng ano, sa hospital, sa school, lahat ng maraming mapapagrocery. Basta lahat nandito na. Kumbaga kung tahimik ang tao at gusto mo sa medyo payapa, mas okay na dito na tahimik dito. Yan. So ate, sana po na-enjoy nyo itong ano, yung konting research ko na kumbaga po is request nyo po, biligyan ko lang, ginranted ko lang po. Sana po huwag kayong magsawa, magsumaybay sa aking YouTube channel. So, hanggang dito na lang ang vlog natin mga kamama. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamama.